Aming kanasasamahan. Ito na ang programa na magbibigay saya. Saan mang sulok ng mundo, halina at makijamin ka. Magandang usapan, sagat sa kulitan ng lahat. Tagaabang sa mga bago na tambayan. Ay bakit ganun baga, inabot na ako ng kaba. Ang pagbati mula kay DJ talagang anong saya. Sus pa rin inabaya, bata man o matanda. Alamin ang mga balitang mula sa puso ng bansa. Humsik ay mawawala pag nasunatan na iyan. Ang paboritong musika na kay sarap na pakinggan. Naging malapit ang malayo kahit sa ibang ibayo. Nadama ang samahang may pusong pagkamarindokenyo. Yanigin man ng pagsubok, oops, tagay natin yan. O diba anong saya, shoutout muna tayo dyan. Kasama mo kami ngayon, tiyak walang maiiwanan. Santa Cruz, Mugbubuwak, Torrios, Buenavista at Gasan. Maghahatid ng kasiyahan yan ng kanilang panata. Ito ang Marindokin News, buong mundo nagtitiwala. Palangat makitune in sa pinagkakatiwalaan. Online news network ng ating mga kababayan. Good vibes lang lagi, lungkot ay mapapawi. Idaan mo sa ngiti kasama ang Marindokin News Network. Parang nabaya, kaibigan kababayan. Silip sa aming page, tayo ay magkwekwentuhan. Kung may kwento ka dyan, abay ishare mo na iya. Pagkat si kabayan ang dyan at ika'y pakikinggan. Mula sa puso ng Pinas, serbisyo ang aming hatid. Marindokin niya, Marindokin niya, suporta'y di mapapatid. Totoong balita ang hatid at sa inyo'y ihahatid. Sa kamasulok ng mundo, kami inyong madidinig. May kwentuhan at tuwa na sa FB Live kasama mo. Ano man ang mga pagbati, agad na sasabihin ko. E relax mo lang ang sarili dito, ay kasali ka. Dahil sa bawat kwento mo, istorya mo'y panalo na. Tila ba isang libro ang pahinang tulad dito na pwede pang matanda at bata ang ihahayag sa'yo. May usaping pang kabataan, kalusugan at pangbayan. Siyempre di mawawala ang Panginoon na madalas kong pasalamatan. Network ng ating mga kababayan. Good vibes lang lagi, lungkot ay mapapawi. Idaan mo sa ngiti kasama ang Marindokin News Network. Magandang araw ng Lunes, mga kabarangay. Kumusta po kayo? Aba, unang araw sa buwan ng Pebrero, taong 2021. Ako po si Romeo Matak Jr. at ito ang Marindokin News at your service. Kung saan ay makakarinig o makakapanood po kayo ng mga pinakahuling mga balita at kaganapan dito naman po sa ating lalawigan. Mga balitang nakalap ng pinagsanib na puwersa ng Marinduque News Network at Philippine Information Agency Marinduque. Sa programang Marinduque News at Your Service ay maaari din po natin o pwede rin po nating pag-usapan ang mga hinaing, mga komento ng atin pong mga kababayan. Maaari po kayong magpadala ng inyong mga topic o ng inyong mga concern na direkta po nating itatanong at idudulog sa mga proper authority. Sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, dyan sa Metro at Mega Manila, mga kababayan po natin sa buong kapuluan, bayan ng Santa Cruz, Torrijos at Buenavista. Of course, ganyan din po sa bahagi ng Mugpog,
Buwak at Gasan. Special shoutout muna no, sa ating mga kapamilya na nanunood po dyan sa bahagi ng Barangay Buangan, Torrijos, Marinduque. Sa aking nanay. Gayon din po sa aking tatay. Si Nanay Fe at si Amang Mio. Gayun din kay Tita Delia na palagi daw nanunood sa ating mga programa. Good morning. Oras muna sa Pilipinas at sa buong kapuluan. 11 minuto bago sumapit ang alas 11 ng isang magandang umaga. Kayo po baga ay nakapag-prepara o nakapaghanda na para naman po sa ating pananghalian. Alright, sa atin pong mga kababayan din na nanunood diyan po sa bahagi ng sa bahagi daw po ng Cavite. Nandiyan po si Jean. Ano ito? Plaza Rica. Magandang umaga pa, shoutout naman po sa Barangay Malinaw diyan po sa Torrijos, Marinduque. Sa Family Arica Plaza pala 'yon. Diyan po sa Talavera. Talavera o Habalera. Diyan po sa General Trias, Cavite. Mainit na pinag-uusapan ngayon ano, sa social media, yun pong nilabas na pinakahuling executive order ng atin pong pamahalaang panlalawigan kung saan po ay nagkaroon po ng extension para naman po sa mga non-APOR o non-authorized persons outside their residence until February 15 po yan. Pag-uusapan po natin kung ano po yung nilalaman noong bagong executive order ng ating gobernador Presbitero Velasco Jr. Samantala mga kababayan, tunghayan po muna natin ang mga pinakahuling balita. Ang mga pinakahuling balita na nakalap ng Marinduque News Network at Philippine Information Agency Marinduque. One-time, big-time operation ng mga otoridad ikinasa sa Marinduque. At Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, katuwang ang Rotary Club of Marinduque North, namigay ng mga lambat, nylon at biwas dyan po sa bayan ng Buwak. Narito ang detalye. One-time, big-time operation ng mga otoridad ikinasa sa Marinduque. Muling nagsagawa ng one-time, big-time operation o plan lambat bitag sa sakyan ang Land Transportation Office o LTO at Philippine National Police PNP Highway Patrol Group o HPG noong Enero 28 sa bayan ng Buwak para hulihin ang mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Tugon nito ng ahensya sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na istriktong ipatupad ang mga batas trapiko sa bansa. Ayon kay Edgar Labaw, officer in charge ng LTO District Office sa Buwak, layunin nito na maiwasan ang pagdami ng mga aksidente sa kalsada, dulot ng mga hindi lisensyadong motorista at sasakyan. I quote, marami po kaming nahuli ng mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Karamihan po sa kanila ay hindi nakarehistro ang mga sasakyan at wala o hindi valid ang lisensya, close o end of quote, pahayag ni Labaw. Sa panig naman ng LTO sa ginawang one-time big-time operation sa nasabing bayan, ay 11 unit ng mga sasakyan ang nahuli habang 4 ang na-impound o dinala sa headquarter ng LTO Provincial District Office.
maliban sa PNP-HPG ay naging katuwang din ng LTO sa Oplan Lambat-Bitag Sasakyan, ang Provincial Mobile Force Platoon, Buak Municipal Police Station, Buak Traffic Management Office, at AROX Philippines Marinduque Chapter. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Rotary Club of Marinduque North, na mahagi ng lambat, nylon at biwas dyan po sa bahagi ng Buak. Narito ang detalye ng ulat. Po muna natin ano yung mga nagpapaabot ng balita ng mga shoutout ano po. All right, namahagi nga po ng fishnet at hook and line ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, katuwang ang Rotary Club of Marinduque North, kasama po ang ilang pang mga club ng Rotary na nagmula po sa barangay o sa Batangas. Namahagi po sila dyan sa barangay Lupak, dyan po sa bahay ng Buak nitong Sabado. Nitong Sabado, Enero at 30. Ayon kay BFAR Marinduque Officer in Charge Dave Omali, makatutulong ang mga lambat, nylon at biwas sa bilang karagdagang gamit ng mga mangisda sa naturang barangay. 10 mangisda ang nakatanggap ng fishnet, habang 15 individual naman ang tumanggap ng hook and line. O yun pong tinatawag na biwas at saka po nylon. Bago ang pamamahagi ay nagkaroon ng oryentasyon sa kung paano dapat pangalagaan at ingatan ang karagatan. Gayon din itinuro din po ang mga dapat at hindi dapat na hulihin ng mga isda o lamang dagat. Yan po ang kabuuan ng ating mga detalye ng mga balitang nakalap ng pinagsanib na puwersa ng Marinduque News Network at ng Philippine Information Agency. Sa ating mga kababayan na nanunood po ngayon sa ating programa, magandang umaga po. Isang minuto na lamang po bago sumapit ang alas 11 ng isang magandang umaga. Samantala, bigyang daan po muna natin ano yung mga pa-shoutout ng atin pong mga kababayan. Si Rosely Revilla ay nanunood. Kumusta po sa mga taga Marinduque? Mag-ingat po kayong lahat. Judy Andel Castillo is also watching. Good morning. Pa-shoutout naman po dyan sa Imos, Cavite. Si Orlinda Hogno Salvo. Pa-shoutout naman po kay Tatay Kagawad Yoyong Hogno,
ng ano ito. Hinanggayon mugpog Marinduque watching all the way with love from Canada. Yan si oy ang aking kaibigan at ang mahal na ano pala ito. Ang ito ay kapatid ko. Kapatid ko sa puso na nanonood mula diyan sa Lipa, Batangas. Si Carl Mark Karandang. Kumusta ka na brother? Nami-miss na kita. Samantala, isa din po sa pinag-usapan ano ay yung extension. Extension po ng pagpapauwi ng mga non-APOR o non-authorized persons outside their residence. Dini po sa ating lalawigan, base po sa kalatas panlalawigan na inilabas naman po ng provincial government, particular po ng opisina ng gobernador. Ito po yung may kaugnayan doon sa Executive number 1 Series of 2021 extending the effectivity of Executive Order number 42-2020 and expanding measures to combat COVID-19 cases in the province. Ayon po sa gobernador, ay ang naging desisyon para po palawigin ang travel ban mula February 1 ngayon po yan araw. Umpisa po ngayong araw ng Lunes hanggang February 15. Ito po ay bunsod o resulta ng pag-uusap ng Provincial Task Force kung saan ay nakapaloob po ang iba't ibang sektor sa Marinduque. Bahagi rin po sa detalye ay ayon po sa gobernador, ang lahat po ng nilalabas ng mga executive order na may kaugnayan po sa pagpapalawig ng travel ban ay inaaprubahan ng Regional Task Force ng MIMAROPA. Ang hindi lamang natin alam ay kung meron na po itong concurrence mula po sa DILG MIMAROPA. So makipag-ugnayan po tayo ano sa Office of the Governor. Sabi po dito ang mga travel ban ay masusing pinag-aralan at may 38 infection rate simula December 25 up to January 25. Kaya po napagdesisyonan ng Provincial Interagency Task Force. O yun pong provincial IATF natin na palawigin nga ni po ang travel ban dito po sa ating lalawigan. Isa rin po aniya sa naging dahilan ng travel ban ay ang paglaganap ng variants na sobrang makahawa. Isa nga po ay ang UK variant na B1.1.7. Ang South African variant na B.1.426 na grabe po ang bilis makahawa. Dagdag pa ng gobernador kung saan ay ibinigay niyang example yung nangyari po dyan sa Bontoc Mountain Province kung saan po ay umakyat na sa 57 katao
yung naging kaso o nahawahan. At ayon pa rin po sa gobernador ay ayaw niyang mangyari ang mga ganong sitwasyon dito po sa ating lalawigan. Bahagi rin po ng travel ban, isa-isahin nga ni po natin yung nilalaman po noong travel ban. Ano? Dahil baka hindi rin naunawaan ng ating mga kababayan kung anong ibig sabihin o sino yung mga apektado na mga individual na dito po sa pinalawig na travel ban. Dito po sa Section 1, nakalagay po dito, extended travel restrictions for all non-APOR. O sino nga ni po bagay yung non-APOR? So, sabi po dito, mula po February 1 to 15, 2021, ang mga non-APOR po ay hindi pinapayagan na makapasok dito sa ating lalawigan sa loob po ng mga petsang nabanggit. O sino po yung mga non-APOR? O yung mga non-APOR po, yung mga hindi residente dito sa ating lalawigan at walang business o walang pakay, walang travel clearance mula sa isang kumpanya na kanyang pinagtatrabahuhan. So kung ibig sabihin po, kung ikaw ay hindi residente ng lalawigan at sa ating salita lamang po ay maparinig ka lamang para bumisita sa isang kaibigan for leisure, ibig sabihin po ikaw po ay non-APOR at hindi ka po pinapayagan na makapasok dito sa ating lalawigan mula February 1 hanggang February 15. So sa mga nagtatanong, ako naman ay taga Marinduque. Pero mag-a-stay lamang ako dyan sa pagitan ng o sa loob lamang ng dalawang araw. O halimbawa, sa loob lamang ng limang araw. Kung kayo po ay hindi inatasan ng inyong kumpanya o ng inyong organisasyon at wala po kayong business o anumang transaksyon din sa ating lalawigan at hindi po kayo consider na APOR, kayo po ay hindi pinapayagan na makapasok po din sa ating lalawigan mula po February 1 hanggang February 15. Subalit kung kayo naman po ay isang residente ng lalawigan na gusto na pong manirahan din sa ating probinsya, ng dalawang buwan o mahigit pa, at kayo po ay nangakong maninirahan na din sa ating lalawigan, nang sabi ko nga ni po ay dalawang buwan o mahigit pa, kayo po ay pinapayagang makapasok dini po sa ating probinsya
Maliban na lamang kung kayo po ay makakapagpresenta noong mga dokumento o requisitos na kinakailangan. Nahina daw ang ating signal. Nako, nakalimutan nating i-record. O, kung kayo po ay may mga katanungan, maaari nyo po yung ikomento sa babang bahagi. At the same time, yung atin pong mga nanonood sa kanilang mga telebisyon, maaari po kayo magpadala ng inyong mga komento o katanungan sa 0923-729-9113. Ito, patuloy po nating tunghayan yung nilalaman po ng executive order ng atin pong gobernador. Section 2, strict implementation of the travel requirements for APOR. Ito naman po ay may mga kaugnayan sa APOR. Ito po sabi dito ay naabuso daw po yung paggamit ng o yung kategoryang APOR, sabi nung section 2. Kaya po kinakailangan itong ma-address sa pamamagitan ng mga sumusunod. Para po sa mga APOR, ang schedule po ng entry at exit o yung pagpasok at paglabas po dito sa ating lalawigan ay sa pagitan lamang ng alas 6 ng umaga hanggang alauna ng hapon. On the other hand, yun pong mga nag-deliver, yung mga delivery vehicles ng mga essential commodities, yun pong mga vans and trucks, can enter or may enter Marinduque at any time, provided na makakapag-submit po kayo ng mga requirements na kinakailangan. Ito po yung mga requirements sa pagpasok dito po sa ating lalawigan. Para po ito sa mga APOR, ha? Tinungani po yung mga APOR, authorized person outside of their residence. Ito, may specification din po dito yung mga APOR who are drivers and helpers of delivery trucks and vehicles who are residing outside Marinduque. Ito po yung mga nag-deliver din sa ating probinsya na hindi naman taga Marinduque. Kinakailangan nyo pong mag-undergo ng RT-PCR test o rapid antigen test dyan po sa Balanacan Port. O makakapag-present, kinakailangan nyo pong mag-presenta ng certificate of testing na nagmula po sa DOH, nagmula po sa mga accredited hospital, clinic or facility ng DOH dyan po sa labas ng kapuluan. Gayun din po yung pong certificate na kinakailangan nyo pong ipresenta ay valid lamang po sa loob lamang ng 2 linggo o 14 days from the date simula po noong isinagawa po ang testing. Kinakailangan pong matapos noong delivery truck driver na yon at saka yung mga pahinante, yung pag-deliver po nung kanilang mga produkto sa loob lamang po ng 24 oras. Yun po ay mula po dun sa araw o sa oras na lumabas sila o umalis sila dyan po sa Balanacan Port Compound.
Kapag kayo po ay nahuli na lumalabag sa nasabi pong alituntunin, hindi na po kayo papayagang makapasok muli dito po sa ating lalawigan. O ito naman po yung mga drivers and helpers na ng mga delivery trucks na taga rito po sa Marinduque. Ibig sabihin, residente po sila ng ating lalawigan. Kayo rin po ay kinakailangan na mag-undergo ng RT-PCR test o rapid antigen test kapag kayo po ay dumating dyan sa Balanacan Port. Maliban na lamang po kung meron na kayong dala-dala na certificate ano po na nagpapakita na kayo nga ni po ay nag-undergo na ng RT-PCR test at ng rapid antigen. Siguraduhin lamang po na dapat ay negatibo ang resulta ng mga nabanggit na mga test. O yun pong mga drivers and pahinante na taga rito po sa ating probinsya, kinakailangan nyo pong mag-undergo ng 14-day quarantine sa atin pong mga isolation area. Unless kayo po ay inutusan o naatasan na magmaneho ulit ng mga sasakyan at kinakailangan magbiyahe ng mga essential goods. Yan, kayo po ay pinapayagan naman na makaalis o makalabas sa inyo pong mga sa inyong mga isolation facility or community quarantine facility. Ito naman po ay para naman po sa mga APOR na hindi po residente ng lalawigan. Ito po ay pwede sigurong mga empleyado ng gobyerno o empleyado ng iba't ibang mga organisasyon o kumpanya, private man or government o NGO. O gayon din po yung mga doktor, nurses, and other healthcare workers. Kayo po ay pinapayagang makapasok dito sa ating lalawigan provided na kayo po ay mag-undergo din ng RT-PCR o rapid antigen test bago po kayo makapasok dito po sa ating isla. Maaari po kayong magbigay o magpakita ng inyong certificate of testing. At kinakailangan nyo pong ilagay doon po sa inyong mga travel clearance yung mga pang-araw-araw nyo na gagawin o aktibidades din po sa ating lalawigan. Agayon din po yung oras. Kung halimbawa kayo po ay APOR, halimbawa kayo po ay doktor, ano po? Okay, kung anong oras po kayo dapat na mapasok dyan sa ating provincial hospital o sa mga hospital na papasukan po ninyo. So, kailangan po yung araw at oras. At mahigpit pong pinapaalalahanan at kayo po ay inaatasan na dapat po ay pagkatapos po ng inyong official function, kayo po ay dapat manatili lamang doon po sa inyong hotel o lodging facility kung saan po kayo pinayagang magstay. Basa muna tayo ng mga komento ng ating mga kababayan kung sila ay may mga katanungan. Ito, nanonood daw si Kabayang Imelda Riansare Soriano. Good morning. Stay safe watching from Sampaloc, Manila. Regards po sa mga kamag-anak ko dyan sa Balimbing, Buak, Marinduque, Magkamit at Labay Family. Maraming salamat po. Oo, si Leonisa Fadregon Ninada naman ay nananalangin na sana ay okay na po ang lahat sa darating na Abril.
dapat bago pa mag-April, eh, mag-okay na, ano? Dahil marami po sanang mga aktibidades, alam nyo naman po, na kapag nadating po ang Holy Week ay marami pong mga aktibidades na nagaganap at ginaganap din po sa ating lalawigan. Sapagkat yan po ay pagdiriwang ng ating pong tinatawag na Marinduque Lenten Rites. Apparently, pinag-uusapan pa po yan ng pamahalaang panlalawigan ng Department of Tourism, Provincial Tourism Office, kung itutuloy nga po baga yung pagdiriwang natin ng Moriones Lenten Rites, o kung itutuloy man, ano-ano po kaya yung mga alituntunin na ipatutupad. Kagaya pa rin po baga noong selebrasyon itong mga nakalipas na mga taon, except noong 2020 kung saan po ay medyo hindi na rin natin ito na practice, ano, I mean, yung celebration, yung malawakan o maramihang mga guests, ano po, mga bisita, ay hindi na rin po natin ginawa at limitado lamang talaga dun sa mga inaprubahan ng simbahan at ng pamahalaan yung mga aktibidades na ginawa po natin noong Holy Week noong 2020. So ang tanong po dyan ay, ngayon po bang 2021 ay magkakaroon po ba ng pagbabago? Also, nakatakda rin po tayo, ano, na magdaos ng atin pong February 21 centennial year, ano po, kung saan ay kung binuksan po natin ito noong February 21 o 2020, yun pong isang linggo na yon, ay kung matatandaan po ninyo ay nakapag-celebrate pa po kita yung atin pong centennial week long celebration para po sa centennial anniversary ng atin pong lalawigan. Eh, ngayon pong taon, ayan po ay sasaraduhan na, ano. Dahil kung matatandaan nyo rin po, isang taon po yan nating sinelebrate. Apparently, hindi po natin na-celebrate yung iba dahil nga po sa mga restrictions na atin pong inilatag po ng ating pamahalaan. So, tayo ay nananalangin, ano, na sana ay talagang matapos na itong atin pong pandemyang kinakaharap ngayon. Dahil tayo po ay maisang taon na actually. March 15 po, official na inilabas, ano po, yung mga tinatawag na general community quarantine. Kaya almost one year na po kitang nasa ilalim ng ganitong sitwasyon. At talaga namang sabi nga ninong iba ay nakakaburyong na. Naisin ko man na ako ay umuwi sa ating lalawigan ay hindi nga ni magawa dahil sa dami rin ng mga requisitos na kailangan nilang asikasuhin bago makapasok din po sa ating lalawigan. Eh ang hangad at dalangin ng ating mga kababayan ay sana naman ay makaparito na sila ng normal at mabilis laang, ano, yung madali laang. Pero kami po, ano po, sa gobyerno, sa pamahalaan ay nakikiusap din po sa ating mga kababayan na talagang sundin po natin ang mga alituntunin dahil yan naman po ay hindi ginagawa para lamang po sa kapakanan ng ilan, bagkos ay para sa kaligtasan po ng lahat. Yan, sa atin pong pagpapatuloy, yung nilalaman po noong ito, para po sa mga APOR, ano, na kailangang mag-apply. Kinakailangan nyo pong, medyo marami-rami po ito, no? Kinakailangan nyo pong ipakita o kinakailangan nyo pong magdala ng health and o yung nabanggit ko po kanina na mga health certificate o mga testing clearance na nagasabi po na negatibo nga ni kayo sa COVID, yun po yung RT-PCR and antigen.
O sino-sino nga ni po pala yung nakapaloob o yung masasabi natin na APOR. Sila po yung mga health and emergency frontline services personnel, government officials and government frontline personnel, duly authorized humanitarian assistance actors, persons traveling for medical or humanitarian reasons, at persons going to the airport for travel abroad. Kinukonsidera din po na APOR ang mga sumusunod: mga returning or repatriated OFWs and other overseas Filipinos returning to their places of residence, at ang iba pa pong mga individual na nag-transport o binigyan po ng authorization mula po sa national government and upon the observance of the necessary quarantine protocols and with the concurrence of the receiving LGUs. Ito po sa section 3 naman ay sinasabi din po dito, o ito lang po ay reiteration lamang ano, dahil ito naman po ay nakapaloob na dun sa naunang executive order ng atin pong pamahalang panlalawigan. Ito po yung pagbaban sa mass gathering. Wala pa rin po o hindi pa rin po pinapayagan ang malawakan o malakihang mass gathering o malakihang pagtitipon. Kagaya po ng seminars, trainings, parties, burol o kasal, sports events at kahalintulad po na gawain mula po February 1 hanggang 15. Samantala, yun pong mga banal na misa o holy masses and other religious solemnities or traditional ritual or rituals ay kailangan po ay 50% yung bilang. 50% lamang po yung kabuong bilang na dapat dadalo sa nasabi pong pagtitipon. Ito, nadagdagan din po yung mga bansa na hindi pwedeng makapasok dito po sa ating lalawigan. Ayon po, o base po yan sa visa ng Executive Order number 42-2020 as of 28 January 2021. Ito na po yung mga bansa na hindi pwedeng makapasok o yung mga residente ng mga bansang ito o mga individual na nanggaling sa mga bansang ito na hindi papayagang makapasok dito po sa ating lalawigan. Ito po yung Denmark, Ireland, Japan, Australia, Israel, the Netherlands, Hong Kong, the Switzerland, France, Germany, Iceland, Italy, Lebanon, Singapore, Sweden. Kabilang po dyan yung South Korea, South America, Africa, Canada, Spain, United States of America. Kasama po ang India, ang Finland, ang Norway, ang Jordan, ang Brazil, Austria, kabahagi rin po ang China, Pakistan, Jamaica, Luxembourg, Oman, United Arab Emirates, gayon din po ang Hungary at ang Czech Republic. Yung mga individual po o mga tao na nanggaling po sa nasabi o nabanggit po na mga bansa ay hindi po pinapayagang makapasok dito po sa ating lalawigan simula February 1 hanggang February 15. So yan po ang kabuuan na nilalaman ng Executive Order number 1 series of 2021. Ito po yung tinatawag na extending the effectivity of Executive Order number 42-2020 and expanding measures to combat COVID-19 cases in the province na inilabas po ng opisina ng gobernador itong mga nakalipas na araw. Ayon po sa gobernador, ako man ay nalulungkot. Ngunit yung kulin po ng inyong lingkod at ng pamahalaan na bigyang proteksyon ang bawat mamamayan. End of quote, sabi po ni Governor Velasco.
Para po sa mga katanungan, maaari po kayong makipag-ugnayan ano sa mga hotline number ng Office of the Governor. Para po sa mga LSI, isulat nyo po ito ha. 0956-748-2976. So yan po ang numero na dapat nyo pong tawagan. 0956-748-2976 para po sa mga LSI. 0930-510-2411. Ulitin po natin ano para sa mga LSI. 0956-748-2976 at 0930-510-2411. Para naman po sa mga katanungan ninyo patungkol sa kung kayo po ay mga APOR at returning overseas Filipino workers, ang maaari nyo pong tawagan ay 0918-200-0428. O yan po ang mga, kung may katanungan po ang ating mga returning overseas Filipinos, gayon din po yung mga APOR, maaari po kayong tumawag o makipag-ugnayan sa 0918-200-0428. I-flash po natin sa screen yung mga numero ano. Sa LSI, 0956-748-2976. Gayun din po sa 0930-510-2411. O maaari din po kayong mag-email yung mga returning overseas Filipinos at mga APOR sa Marinduque Provincial Government o Marinduque Provincial Gov. Yan po ay govt@gmail.com. At yan po ang kabuuan ng ating Marinduque News at your service. Oras sa Pilipinas at sa buong kapuluan. 31 minutes after 10 in the morning. Ibig sabihin, it's 11:31 na po ng isang magandang umaga. Mga katanungan ba ang ating mga kababayan? Maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa 0923-729-9113. Ito, batiin muna natin yung mga kababayan natin. Si Noel, si Dory Castillo. Good morning po sa lahat ng mga kababayan natin dyan. Lalo na po dyan sa Menorca family, sa clan namin dyan, sa Balimbing Buwak. Stay safe po and always be obedient sa ating mga healthcare workers. Yun din, lagi sundin ang ating mga health protocol. Si Noel Apostol ay nanunood. Regards dyan sa Barangay Tigui, Sitio Yamog, Yamog Uno, especially sa Apostol family. Stay safe kayo lahat and mabuhay. Michelle Barco Mayoris is also watching. Maring Malakas Juan, good morning kabayan, watching from Binondo, Manila. Ito si Luz Valenzuela Salvador is also watching right now, watching from Caloocan City. Oy, mga kababayan po natin na patuloy pang nanonood sa ating programa. Magandang araw po sa inyong lahat. Ilang minuto na lamang at pananghalian na, batiin muna natin ang ating mga kababayan diyan po sa yung mga tricycle driver na nandiyan po sa may anong tawag dito ay nandiyan sa may palengke ng Buwak. At yung mga nakaparada po doon sa may tabing ilog. Anong hirap ng parking ngayon din sa Buwak. Ano po? Talaga namang pahirapan ngayon ang mga may sasakyan. Kailangan pong pumaroon pa kayo ano, para po hindi kayo matikitan. Doon po kayo mag-park kung wala po kayong parking space. Doon po kayo mag-park sa may oval o doon po sa... Ito yung nagadausan ng
ang mga aktibidades dito sa Buwak, hindi ko lamang alam yung Moriones, dito rin baga inasagawa. Ay hindi, basta yung oval, ano, alam nyo naman po yan, doon sa may bahagi ng sa may gilid ng ilog. Doon po ang parking space ano na nakaalat para po sa mga may sasakyan. Para hindi po kayo matikita na talaga namang yanong higpit ngayon din sa Buwak. Eh okay lang naman dahil alam nyo po, yan po ay bahagi po noong ito po yung inasunod lang po nila yung kautusan ng Pangulong Duterte at ng DILG. Hinggil naman po sa tinatawag na road clearing operation. O sabi nga ni Mayor ay pag hindi ako sumunod dito ay ako naman ang ababaan ng cease and desist order. Cease and desist order ng DILG. Kaya kailangan po talagang sundin ano at ipatupad po ang road clearing operation. And true enough, pag kayo po ay pumarinig din sa ating province, sa bayan ng Buwak in particular, ano po, ay napakalinis naman talaga ng kakalsadahan ngayon. So ay mas maganda naman talaga na gana rin nala ang sitwasyon na at least kahit papaano ang luwag ho ng mga kakalsadahan din, in particular din po sa kabayanan, sa poblasyon ng Buwak. So, sundin na lang po natin para rin po yan sa ating kaligtasan at sa kaayusan po ng ating pamayanan. Pero yan pong road clearing operation na yan, ano? Sabi po ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya ay nagkaroon po ng extension din, ano po? Para po sa road clearing timeline. Ang validation period sa compliance ng bawat LGU para po sa road clearing operation ay magsisimula naman po sa Marso 2. At yun pong extension para dyan ay hanggang Pebrero 15 din lang po. So sundin at ingatan po natin ang ating pamayanan. Sa ating pong mga kababayan na nanonood ngayon sa kani-kanila pong mga telebisyon, magandang umaga. Kung kayo pa may mga katanungan, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe sa 09-0923-729-9113. Ulitin po natin yung mga katanungan, ano, ipaskil natin sa Facebook para sa mga LSI at APOR. Saka meron po kayong katanungan sa opisina ng gobernador, ito po yung pwede nyong tawagan. And flash daw nga natin sa screen. O para sa mga ano ito. Ito yung para sa mga LSI. Pakita natin sa screen ang ating telebisyon. Yan, ito po yung number, ano, take ka po muna at ha. Ito po sa mga LSI 09567482976.
at 0930-510-2411. Para naman po sa mga Apor, 0918-200-0428. At panghuling pagbate mula kay Laron Haranilia Junlin, watching from Antipolo City. Keep safe mga kababayan. Oras na po 11:40. Tayo po ay pansamantala na magpaalam. 11:39 pa lang pala sa aking computer. 11:39, ganap na 11:40. Tayo po ay pansamantala magpaalam. At muli po ito po ang Marinduque News at your service. Kasama po ang inyong Provincial Information Officer ng Philippine Information Agency, Marinduque, Romeo Matak Jr. po ang inyong lingkod. Katuwang ang ating mga kasama sa Marinduque News Network. Si Mr. Mark Cesar Ola, sa bahagi po ng creative. Sa bahagi naman ng production, kapiling po natin si Carl Angelo Bunyaga at Santino La Torena. Magkakitaan at magkarinigan po muli tayo sa kaparehas na oras sa timpilan bukas. Ganap na pong alas 10 ng umaga sa araw ng Martes. Dito lamang po sa Marinduque News Network, Lucky 7, Channel 3. Muli po, magandang umaga. Bye-bye everyone. See you again tomorrow.